Magandang umaga po sa lahat. Welcome sa ating gawa. Dito na po tayo sa mga awit 34:14. Dito sa imo na mabuti ang gawit, masamay layuan. Purihin mo ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Pahin maraming salamat po sa iyong pagpapala, Lord, sa pangalan ni Jesus namin pagkakalapagitas. Amen. Magkaibigan, mabuti ang gawit, masamay layuan. Gawin ang mabuti, o pwede po natin i-rephrase na gawin ang mabuti, layuan po ang masama. So dito yan sa 34:14. So napakagandang gabay po sa bawat isa sa atin. Kaya isa sa mga gabay na para tayo ay makagawa ng mabuti ay ang pagbasa ng magandang balita. No? Diba? Napakaganda pag everyday magbasa po tayo ng good news upang ito ay ating magiging shelving gabay po sa atin. Okay. Kasi maganda pag sa Biblia po ang ating sa ang ating guide, no? So parang matatawag na biblical guideline siya. So dito, no, ang gawin ang mabuti, iwasan ang masama. So yan, no, gawin ang mabuti, iwasan ang masama. So dito pag halimbawa pamemorize po natin sa mga kabataan, sa mga bata o kung sino man sa bawat isa sa atin, napakagandang gabay, no. Kasi halimbawa, nasa sitwasyon tayo ng kwan. Tapos maalaala natin, gawin ang mabuti, iwasan ang masama. No? So ibig sabihin po yan na lahat na hindi maganda ay iwasan na po natin na gagawin. So napakaganda ang kwan yan. Eh. Gawin ang mabuti, iwasan ang kasamaan. So di ba maganda siya? No? Napakaganda na yan po ang ating palaging mapakinggan, ha? Pagpakinggan natin yan, maganda siya. So dahil ito ay makatulong sa bawat isa sa atin, so pwede po nating i-share, no? Madali lang po, no? Psalms 34:14, no? Gawin ang mabuti, iwasan ang masama. So pag yan ay palagi nating maalaala, palating tulong po sa bawat isa sa atin. Ha? So, kung halimbawa sa family, ha? So, sa family ngayon, na every morning, paalaala po mga anak, ha? Gawin ang mabuti, iwasan ang masama. Ha? So, pag yan ay maalaala nila, so, para hindi po kasi makalimutan, dapat po ay i-share siya. So, ngayon, wala ng problema mag-share. So, pag halimbawa may gadget tayo, sa ating gadget, ilagay lang po natin. No, i-type po natin. Okay, copy paste. Then after that, pwede nating i-send sa ating mga friends, no? So, pag yan ang gagawin natin, napakaganda dahil makatulong as a reminder sa bawat isa po sa atin, no? So, biro mo yan, no? Every morning, paalalahan na natin yung ating mga anak. Okay, magkasama natin, no? Gawin ang mabuti, iwasan ang masama, no? So pag maano nila yan, pag marinig nila yan, so okay, no? So gawin ang mabuti, iwasan ang masama. Diba, napakaganda pag yan po ang ating maalaala palagi, no? So ano man ang matukso, parang ano siya, panlaban sa tukso, so halimbawa may pagkakataon na tinitempo kayo, no? Parang tinitempo ka na gumawa ng mabuti, kaya ang sabihin ko yan, no? May instruction sa akin, iwasan ang masama, gawin ang mabuti. Okay, gawin ang mabuti, iwasan ang masama. So ngayon malaking tulong po yan sa atin. Kaya naalala ko yung verse na ito, no? Sa Awit 34:14, no? Eh, so yan. So sa magitan ng ganun, makibigan, ma-aware po tayo. Maiwasan natin ang paggawa ng hindi maganda kasi may structures na
iwasan ang masama, gawin ang mabuti. Pwede mo rin bilag ka rin. Gawin ang mabuti, iwasan ang masama. So pag yan ang palagi natin isishare. So parang ang plano ko parang one week. One week siya na ipaalaala. Para po na sa ganun, makatanim talaga sa isip ng bawat isa, no, na makarinig. Iwasan ang masama, gawin ang mabuti, or gawin ang mabuti, iwasan ang masama. No? So, yan, no, di ba, maganda pag yan po ang ating gagawin. Makatulong po sa bawat isa sa atin. So, maganda dahil ito ay makatulong upang maging maayos po ang ating buhay, ang ating pagkikisama sa ating kapwa, at maging maayos po ang ating pamilya. Halimbawa, bago kumain, o anak, ganito yan, ha? Mga awit 34:14a, iwasan ang masama, gawin ang mabuti. Or gawin ang masama, iwasan ang masama, gawin ang mabuti. So pag yan makibigan ang ating gagawin, so ang mabata, may instill sa kanilang isip, may instill sa kanilang isip makibigan ang pinakamagandang gabay, no? So iwasan ang masama, gawin ang mabuti. So di ba maganda? So ang anak naman ay sa inyo, may bilhin po pala si Papa na gawin ang mabuti, iwasan ang masama. So pag marinig nila yan, okay na siya. Magkano po yung kanin? Sampo na din ako. Sampo.